welcome back dito sa aking YouTube channel. So nakikita nun dito lang ako sa aking Lotto outlet habang walang nataya. Mag-vlog muna ako. Okay, so dahil nga sa sama ng panahon din dito sa lugar ko kasi may bagyo yata no sa ibang bandang Visayas. So makulimlim pati yung aking Lotto outlet, makulimlim din pati yung ating mga paninda. Syempre, pag hindi mainit ang panahon dito lang talaga mabenta masyado ang mga milkshake no. So wala tayong customer. Sa tindahan naman may pakunti-kunti. So sobrang tumal, guys. Pero ito, mag-vlog na lang ako. Yan, gusto ko lang i-share sa inyo ngayon, guys, yung vlog na to para sa mga lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang ng sari-sari store at lalo dun sa mga nagbabalak pa lang na mag-start ng kanilang tindahan or sari-sari store, yung mga lalo na yung walang idea. So wala namang medyo kahirapan, hindi naman ganun kahirapan magtayo ng isang sari-sari store kasi along the way, kasi matutunan mo naman kung ano yung mga bagay na pwedeng gawin, kung ano yung mga way or pamamaraan. So, panonood din sa mga vlog about sari-sari store, marami tayong matutunan. Kaya gusto ko rin i-share yung mga natutunan ko nung ako yung nag-umpisa at hanggang ngayon sa ilang taon kong pagiging sari-sari store. So, doon yung nararanasan natin na bumagsak ang ating negosyo, nakatayo ulit, nakapag-invest din tayo, nagka-create tayo ng another source of income dahil sa ating sari-sari ko na talagang pag meron kang sari-sari store, ito ay mga bagay na talagang huwag mong gawin para ang tindahan mo ay hindi malulugi or hindi ka mawawala ng customer. So, ano-ano ba yung mga bagay na natutunan ko na pala, dapat pala hindi ko ginawa. So, kahit sa umpisa pa lang, hindi mo naman alam talaga to. At so, nung umpisa okay, pero katagalan, medyo nakakaramdam na ng no, mga konting hindi maganda. So, andyan na yung nawawalan tayo ng gana. So, normal yun. Normal yun. So, kailangan, ito yung mga naisip ko at isishare ko sa inyo na talagang wag yung gawin ito. So, ito yung what are the big no sa sari-sari store at wag na wag nyo naman din gawin para hindi niyo mararanasan yung mga nararanasan ko rin na hirap sa pag dahil nga sa nangyari na parang hindi ko masyadong siniseryoso or nung umpisa hindi ko talaga siniseryoso and then parang easy lang ganyan. So ito yung mga bagay, guys, na hangga't maaari huwag nating gawin kung tayo ay may isang sari-sari store. So first is yung nagpapautang ka. So utang, bawal magpautang. So, naranasan ko before, nagpapautang ako nung umpisa, okay naman din. So far, nagbabayad naman. Kaya lang, pag once na tinanggihan mo, halimbawa, may utang na, maliit lang naman. Pag nagkautang na at natanggihan mo, nagtatampo. So, pag nalaman ko, nung nagpautang ako, nabili na sa kabilang tindahan, tapos yung sa akin, hindi pa nababayaran. So, nangyari nung is, kinumfronta ko yung tao at nagkaroon kami ng argumento dahil lang sa utang. Kaya, mula noon, hindi na ako nagpapautang. So, yun, number one yun. And then, number puhunan, two, okay, yung puhunan mo, halimbawa, nag-start ka ng 10,000 or ngayon, hindi na siguro masyado ano ang 10,000 kasi noong 2012, nag-start ako, ang 10,000, napakarami na nun. So, ngayon nga, ang 10,000, guys, kukunti lang. Siguro, kung mag-start ng sari-sari store ngayon kasi sobrang taas na ng mga bilihin, mga siguro nasa 50, ganyan, 50,000. So, mangyayari, pag nag-start kayo ng 50, example lang to, mag-start talaga kayo ng 50,000. Kasi, yung 50,000 na yan, halos kompleto na yun, yung mga basic na, no? Dami ka lang mabili sa 50,000. Or halimbawa, more pa doon, mag-start kayo, lalo na sa mga OFW nagpa-plano, magtayo ng sari-sari store, pag-uwi ng Pinas. So, siguro mas malaki pa yung magiging puhunan nyo. Basta pinag-usapan dito sa number 2 na tips ko sa inyo. Yung puhunan nyo or yung starting capital nyo is huwag nyong bawasan at huwag nyong gagastusin. Yun lang. So, kung maaari, straight. At enjoy, nagtitinda ka pa ba mineral? Yan. So, naputol, guys, kasi may bumili. Bumili, kaya naputol tayo. Okay, so, balik tayo. Yung puhunan mo is talagang huwag mong gamitin. Hanggat maaari, kung ikaw magpaplano pa lang na magbukas ng sari-sari store, dapat meron ka ng pang-emergency fund. Ibig sabihin, meron ka ng pang-kain nyo, good for 1 year. Yung ganun, kung wala ka ibang source of income, ha, kailangan na ka, ano, hindi, kasi kung halimbawa yung puhunan mo na, tulad ko, yung puhunan ko 10,000 before, kung babawasan ko yun, okay lang babawas, okay lang kumuha, basta, kailangan bayaran. Pagdating ng pera mo, kailangan mong ibalik. Kasi, walang mangyayari kapag ginamit mo rin yung puhunan mo. So, parang hindi mo na ma-appreciate. Mas maganda kasi kapag ituloy-tuloy mo, kahit 1 year na wala kang binawas, iro-roll ng iro-roll, wala kang kikitain muna. Ibig sabihin, hindi ka muna kukuha kahit sabihin ng kumita na rin yung sari-sari store mo.
kung hindi mo kasi i-roll ng i-roll yun at binawasan mo ng binawasan, hindi mo ma-appreciate. So, after 1 year, magsasawa ka na kasi parang walang nangyari, hindi lumago. So, ganun yun. Hanggat maaari, huwag mong gamitin. Or, lalo na sa mga personal na expenses. Andali lang guys, may billing code. Yeah, so, balik tayo. Yun yung number 2, ano, yung puhunan. Kasi talagang hindi mo ma-appreciate kapag wala ka pa isang taon, wala na yung tindahan mo, yung umpisahan mong puhunan, ubus na pati. Kaya hangga't maaari, huwag mong gastusin. So, ang number 3 naman is, huwag mong gawin sa tindahan mo. Yung, halimbawa, meron kang kailangan dito sa loob ng bahay mo or kailangan ng mga anak mo, na sige, kuha ka muna doon. Kasi ginawa ko yan before. Ang nangyari is, talagang hindi na namin nare-record, hindi na namin matatandaan, na pati yung mga panglaba, mga ganito, is doon na pala kinukuha lahat. Ngayon, pagdating ng ano, hindi mo na matatandaan, pagdating ng araw. So, talagang hanggat mari, kung may pera ka sana, bumili ka doon sa tindahan mo. Ganun, katulad, huwag mo nang isipin na yung tindahan mo is sa'yo yun. Kaya kailangan, pag may pera ka, ibili mo. Kung wala ka pang pera, mutang ka sa sarili mong tindahan. Make sure na babayaran mo siya pagdating ng pera na inaasahan mo. Huwag mong isipin na, okay lang pera. Tindahan ko naman yan, puhunan ko naman yan. Yun ang huwag mong gawin. So, yun yung pangatlo. At yung pang-apat naman, para hindi masisira ang yung pagpapalakad ng yung tindahan, huwag mong hayaan na yung lagi kang sarado, yung nabawa, aalis ka, sarado, pupunta ka sa kapitbahay, sarado, pupunta ka sa meeting, sarado, ganyan. So, kung halimbawa, paplano ka din na magsari-sari store, bigyan mo siya ng time. So, ibig sabihin, maraming masasacrifice kapag ka may sari-sari store na. Andun yung, kung may partner ka, andun yung hindi kayo pwede magsama. Yung isa sa inyo, nasa school. Ito naririnig ko sa isang sari-sari store na successful dito sa lugar namin. Na parang hindi normal sa kanila. Kasi kahit yung anak niya nadala sa hospital, ang nangyari is yung husband niya ang nasa hospital, siya yung nasa sari-sari store. Talagang ano sila, hindi sila pwedeng magsama dahil hindi pwedeng iwanan yung tindahan. Okay? So, ngayon, talagang masasabi ko successful siya kasi lumago na, tsaka nagkaroon na siya ng maraming investment dahil sa sari-sari store niya. So, yun yung mga marami kang masasacrifice. Tulad nga niyang, halimbawa, imbis na matutulog ka, kasi tulad ko dati, tinutulog-tulog ko lang. Sinasara ko muna, lagyan ko muna ng clothes, tulog ako. So, sabi ko, kahit isang oras lang, basta may nap time ako. Tapos nagulat ako, gigising ako hapon na pala. So, maraming nawawala sa akin at maraming customer na parang hindi maganda ang tingin nila. Number 5 is, mag-ano ka ng oras. Kung anong oras ka nagbubukas, anong oras ka nagsasara. Para at least alam ng customer. Huwag yung magbukas ka lang pag gusto mo, tasara ka lang pag ayaw mo na, pag napagod ka na, hindi ganun. So, mag-ano ka ng oras, mag-open ka 5 p.m., 5 a.m., mag-close ka ng 8 p.m., ganyan. So, masasanay na si customer. Pagdating ng ganitong oras, hindi sila pupunta. Pagdating ng ganitong oras, saka sila pupunta. So, number 6 is, huwag mong gawing, kahit ikaw may ari ng tindahan mo, is masungit ka, suplada ka, pinapagalitin mo yung customer, yun ang huwag mong gawin. Ako dati ginagawa ko yan. So, lesson ko nga, marami tayong nawawalang customer. Kasi talagang, sabi nila, masungit ako, suplada daw ako. So, maraming nawawala. Saka hindi maiwasan, talagang sumasagot pa ako lari sa customer. Pero alam mo, natutunan ko rin yung magpapasensya pag ganito ang business mo. Lalo na kung may mga juice tayo. Ibig sabihin, lalo na pag lumago na, may mga bayaran ka. Siyempre, kailangan mo yung customer. Kaya kailangan medyo matimpi ka. Yan, kailangan mabait ka, friendly ka. So yun ano. And then, number 7 is huwag hayaan na laging out of stock ang inyong tindahan. Talagang siguraduhin mo na kung wala ngayon, bukas meron. Ganyan. So yun yung mga maibigay kong tips para ang customer hindi mawawala. So, number 8, ang isa pa sa masasabi ko na dapat hindi mo gawin is yung parang ka naglalaro. Gana-gana. Yun, dati kasi may ganyan pa akong ugali. Gana-gana. So, tapos mamaya, hindi ka na seryoso dito, gusto mo na mag-jump, ay, ganito na lang gagawin ko. Ibang business na naman. Hindi ka pa nga umabot ng 6 months or 1 year, ayaw ka na. So, hindi na bumalik yung puhunan. Dahil, yun nga, dahil ginastos mo, so wala na si puhunan, tatamarin ka na at jump ka na lang. Ibang business na naman ang pasukin ko. So, kailangan wag yung ugaling parang ningas kugon, gusto, tapos mamaya ayaw. Ganyan. So, hindi. Kailangan gawin mong seryoso ang ganito. Okay? So, ikalang sandali lang, guys. Okay. So, balik tayo. Yun yung number 8, ano, yung huwag yung parang naglalaro lang or dapat seryoso ka. So, yun. Ang number 8. Then, number 9, syempre, pag ikay magsari-sari store, bawal dito ang tamad.
So, lahat gagawin mo yon, lalo na kung mag-isa ka lang at medyo nag-start ka pa lang sa mali, katulad ko, na ang ginawa ko, ako lahat. Ako na may, akong nag-display, ganyan. Lahat yun, hindi pwede na. Namili ka ngayon, bukas po na i-display kasi tinatamad ka na, napagod ka na. So, yun yung talagang pinaka-importante sa pagtayo kahit anong klaseng negosyo, bawal ang tatamad-tamad. So, alam nyo na kung ano mga gawain ng isang sari-sari store owner, andun yung nag-i-inventory ka, andun yung naglilista ka ng mga cash flow mo, andun yung lahat ginagawa mo. So, ganun ang gawain ng isang sari-sari store owner. And then, the last one is yung huwag mong ipagkatiwala sa iba. So, lalo na sa ibang tao, kahit tindera, kung may tindera kayo, or kahit sino na sinasahuran nyo dyan, alam nyo kung bakit. Anak nga natin minsan pag nagbabantay, kumukupit pa. Diba? So, how much more yung ibang tao? May mga ganon ha. Hindi ko naman nila lahat. Pero hanggat maaari po kasi talaga tayo mismo ang may hawak ng kaha. Or kung may tindira ka, doon ka sa kaha. Saan ba kayo nakakita na ang may-ari eh, siyang titinda siyang nagdi-display tapos si tindira ang nagkakaha? Diba? Unless meron ka ng system. So, diba kung may POS ka, diba? So, ibig sabihin, pwede yon. Yung may machine ka na katulad sa grocery kasi nakaka-count yung magkano ang binta, magkano ang lahat ng na-out na items, ganyan. So, okay lang yon. Pero yung halimbawa, ang tindahan ka na mas pagkatiwala mo kasi gusto mo lang mag-attend ng birthday, gusto mo lang mag-attend ng ganito, or may mga activities sa school hanggat maaari kung wala kang asawa na mapag-iwanan. So, talagang mahirap, ano? Anak mo, isang kupitan ka pa. Pero, at least, family pa rin ang kukuha, hindi ibang tao. Hanggit maaari. Kung meron naman talaga kamag-anak, o kahit hindi mo kaano-ano, pero alam mo, kilala mo na mapagkatiwalaan. Walang problema doon na ipagkatiwala mo. Pero kung sinabi ko sa iyo, hanggat maaari, ano, wala. Huwag talaga. Kasi ako, na-experience ko rin yan before na mayroon akong helper na taga dito lang din kasi. So, mahirap, diba? Hindi ko talaga ipagkakatiwala. Kasi, pwede kasing, diba, natin alam. Diba? Pwedeng bumili yung anak, pwedeng nagbayad, pwedeng hindi, ganyan. So, mahirap na. Kaya, hanggat maaari, nandun ka. Tuto ka kasi may puhunan ka doon. Kumaga, dugot pawis ang pinuhunan mo tapos pabayaan mo lang, ano? So, yun yung guys, yung sampo. So, una is yung bawal ang utang, bawal ang magpapalista, saka na 1 week na bayad, ganyan, bawal. Number 2 is yung puhunan, bawal gamitin sa personal mga expenses. Number 3 is kuha muna, bawal yun. Kuha muna sindahan, kuha muna kung ano-ano. Number 4 is laging sarado yung tindahan mo. So, nag-close open na, tuluyang masara yan. So, wag yung gawin. Number 5 is yung mag-set ng oras ng opening at saka yung closing. Number 6 is, syempre, maging friendly ka dapat. Bawal ang suplada. And then, number 7 is laging out of stock. Wag mangyari yun. Okay? So, number 8 is yung hindi ka seryoso. Mabilis mong mag-jump to another, ano, sandali lang guys, lowbat. Okay, so naglowbat ako guys, kaya lumipat ang puwesto habang nag-vlog tayo, naka-charge yung cellphone ko, kaya dito ako sa may likuran. Sa likuran ako napunta. Okay, so mabilisan na lang to, so recap na lang naman tayo. So number 7 is laging out of stock, and then number 8 is yung hindi ka nga seryoso, and then number 9, bawal ang tamad, of course, at number 10, yung pinagkakatiwala natin, so kung kanino lang ang ating sari-sari store. Okay, so yun yung guys yung sampo na kung once na gagawin nyo yan, kahit isa man lang din dyan, hindi talaga magiging successful ang ating business. Kaya ang mangyayari, kung halimbawa hindi ka seryoso at kung halimbawa wala kang plano na mag-ano, sandali lang guys, muna. Okay, so balik tayo guys. Hanggang dito na lang siguro kasi dami ng ano sa tindahan. Nandito pa naman ako sa may likuran. Okay, so, yun lang yun guys, no, yung mga sampung bagay na kung maaari, huwag nyong gawin sa yung mga sari-sari store, lalo na kung nag-umpisa ka pa lang. Kahit nga na medyo talagang ongoing na, tapos ginawa mo yung mga ganyan, parang hindi ka seryoso, talagang sayang, mapupunta sa wala. Yan, experience ko po yan lahat. So, yun yung mga natutunan ko na sa aking pagtitindahan. Kaya, sinishare ko din sa inyo guys, na kung magtindahan kayo, gawin yung seryoso kasi kung ano, masasayang ang pera, sakit sa ulo. Pag wala pa namang laman ang tindahan natin, wala na, tatamarin na tayo. Tamad na tayo magbukas, no? Hanggang sa mapunta na talaga sa pagsasara. So, hanggang dito lang muna guys, ang may share ko at sana'y nakakatulong. Yung vlog ko ngayon regarding sa mga pagpapatakbo ng ating sari-sari store. So, hope to see you again sa mga kasunod ko pong mga vlog kasi may magbabadikash pa. At babay na muna. See you. Lagi lang tatandaan na kahit anong pagsusumikap, kung wala tayong, hindi natin sinasamahan ng dasal. So, put God first above all. Kasi, kung hindi dahil sa Kanya, hindi magiging successful lahat. So, yun lang masishare ko and be grateful every day.
Bye.